Guys, may bago na naman nilabas si Realme. Ang pinaka-budget phone nila for this year, ang Realme C11. Grabe, no? Sunod-sunod ang labas niya. At ngayon, ito na siguro ang pinakamura nilang phone for this year. Ang target nito, para sa online schooling. At meron pa pinadala sa atin ang mga kaibigan natin from studio. Ito. Bubuksan natin mamaya at isusubok natin itong TWS ng studio dito sa C11. Tingnan natin kung bagay ba sila magsama for online schooling. Ako nga pala si Richmond ng Gadget Sidekick. Samahan niyo ako. Buksan natin itong dalawa. Let's go! Makita natin ang box ng C11. Parehong-pareho sa lahat ng mga Realme na nilabas for this year. X3, 6i, 6, 6 Pro. Pare-parehong yellow box. Matingkad na yellow. At siyempre, sinama ko pa ng yellow na t-shirt para naman terno. Buksan na natin ang box. Wala naman tayo makita sa box. No? Sobrang simple lang. Yan, pagbukas. Ito, may maliit na document. Hey, welcome to the Realme family. At pagbukas natin, siyempre, huwag na natin e-expect may free jelly case. So, meron siyang panundot. At meron siyang user manual. At nakabalot pa ating phone. Kita mo, oh. Pero bago sa lahat, buksan muna natin ang mga natira sa loob ng box. Meron siyang micro USB cable at ang kanyang 10 watts charger. Ngayon, simulan na natin balatan itong plastic ng Realme C11. Ang hawak natin ang mint green edition. 3 gigs of RAM, 32 gigs of storage. So, lalabasin na natin, no? Yun. Mint green. Okay siya, no? Very refreshing ka ng color. At ito, sa gilid, buong-buo, laki ng Realme logo, no? Sobrang laki. Diba? Medyo astig siya, no? Para sa kanyang budget, no? Yun. Meron siyang dalawang camera sa likod. At ngayon, tingnan natin kung anong meron dito sa phone na ito. Sa ilalim, meron siyang audio jack, microphone in, micro USB charging port, at ang kanyang loudspeaker. Sa kabilang side, power button and volume rocker. Sa ibabaw, malinis. At sa kabila, meron siyang SIM 3 na kaya mag-host ng dalawang nano SIM at isang micro SD card. Sa likod, meron siyang dalawang camera. No? May 13MP na main sensor at ang kanyang 2MP na depth sensor. Sinama pa siya ng flash at ang laki ng Realme logo dito na naka-imprinta. Medyo matte finish siya, no? So hindi siya madulas. Okay na okay siya. Ngayon, tingnan natin ang screen niya. No? Meron siyang 6.5-inch IPS LCD at 720p. Hindi ako sure kung anong klaseng Corning Gorilla Glass to, no? Or hindi man lang siya Corning Gorilla Glass. Walang sinabi si Realme dito. But I'm sure siguro kahit papano scratch resistant naman siya. At the very least. Pag swipe natin ng left and right, wala namang nakapapansin na naglalag siya o nag-ahang. No? Very, very smooth naman ang kanyang interface. So, hindi naman siya nahuhuli, no? Tumatakbo na siya ng Android version 10 at Realme UI. So, yun, tingnan natin ang score niya sa AnTuTu. Binigyan siya ng 107,000 points, which is, well, kahit pa paano, still better than yung mga G25 na 87,000, 85,000. Mas, dihamang mas okay ng score na ito kaysa dun sa mga yun. So, ngayon, tiningnan din natin si Geekbench. Binigyan siya ng 172 points sa single core at 973 sa multi-core. Then, eto, sa PC Mark, tinay natin i-check ang kanyang screen on time. Binigyan siya ng 14 hours and 1 minute. Para sa kanyang 5,000 mAh at 10 watts of support charging, pwede na. 14 hours is still 14 hours. So guys, tinay natin ang phone na ito down to 16% and chinarge natin 200%. Inabot tayo ng 2 kalahating oras. Well, siyempre, gamit natin ang supplied cable and supplied charger kasi 10 watts lang talaga ang kaya nang paabutin ng phone na ito. Ngayon guys, alam ko hindi siya gaming phone. Pero kahit pa paano, gusto nating i-try ang kanyang gaming sa Call of Duty.
Pero bago tayo tumuloy, tatry muna natin ang pinadala sa atin ni Studio na TWS. I-unbox natin. Tingnan natin kung anong goodie ang pinadala sa atin ni Studio. So pagbukas ng box, wow! Balot na balot, oh. Oh. Diba? Bongga. So pagtanggal natin ng paper, ooh. What? Stay. Wow, may bag pa siya, oh. Music is a universal language. Studio, designing sounds. Social, ho ha? At ito na ang kanyang TWS, ang Studio TOLV. Hindi ako sure kung paano basahin, no? Pero TOLV, maybe? Kasi itong si Studio, Swedish company siya, no? So medyo hindi ko kayang basahin ang lengguwahe nila. So sabihin ko na lang TOLV para safe, di ba? Yun. At ngayon, bubuksan na natin itong Studio TOLV. Sa box, sa loob ng box, meron siyang maliit na box. Nakasulat, accessories. Silipin muna natin kung anong laman nito, no? Ooh. Meron siya sinama mga extra na tips, no? Para depende sa size ng tenga mo, pwede mong palitan. Then, meron siyang cable, micro USB cable. Meron siyang user manual. At of course, meron pa siyang warranty card na mukhang credit card. O ha? Social. Meron pang number. Diba? Ito na ang Studio TOLV. Ang cute ng liit, no? Meron pa siyang taling kasama. So, bubuksan na natin. Ooh. Wow! Social! Ang ganda! Guys, ang ganda ng design niya. Oh, may ginto pang bling-bling. Nice, di ba? Ang ganda ng design. So, ngayon, ipakita ko lang sa inyo kung ano yung tsura. Very small lang siya, oh. Saktong-sakto sa tenga to. Diba? So, pag pair niyan, hawakan mo lang ginto para maging red, white. Then, isa-search mo. Hanapin niyo Studio. Huwag kayo magkoconnect sa Studio L. Kasi once nag-connect ka sa Studio L, hindi na siya magkoconnect doon sa isa. Diba? So, kailangan niyo magkoconnect sa Studio lang. Siya na bahala doon sa isa. So, ito ang left. Kapitin natin. Ayan. Fit na fit sa aking tenga, no? At kukonnect natin ang kabila. So ngayon, ikukonnect na natin si Studio sa ating C11. Makita nyo dito, Studio TOLV. Sana makita nyo guys, ito. Connected na siya. Ganun kasimple lang siya gamitin. Very, very easy lang. Just connect to the Studio TOLV. Huwag kayo magkoconnect sa TOLVL at wala ka ng problema. Guys, lalaroin na natin ngayon ang Call of Duty. Itong Call of Duty, masasabi ko, no, medyo may pagka-sluggish, no? Kasi since 3 gigs ng ating RAM at MediaTek Helio G35 lang siya, hindi ko in-expect na hahataw ka dito sa Call of Duty. Most likely siguro sa Mobile Legends kahit papaano, okay pa siya. Pero I'm sure, hindi ka rin makaka-high frame rate. At dito sa larong ito, masasabi ko okay naman siya, no? Nakailang patay rin naman ako kahit papaano. Pero masasabi ko, medyo nabibitin ako sa kanya. Nalalag siya konti. Naiiwan siya konti. Dahil siguro, hindi niya kakayanin ang mga high graphics intense game like Call of Duty. Comment lang tayo sa sounds, no? Dito sa Call of Duty, no, okay naman ang sounds niya. Wala naman na feel na naputol siya or naiiwan ng sounds. Okay na okay ang Studio TOLV. At pagdating naman sa YouTube, ayun, swabe ang panood. Nakatapos ng dalawang episode sa Netflix, yung Kingdom.
At masasabi ko, pagdating sa mga suspense na sound, okay na okay itong dalawang studio na nakakabit sa tenga ko. Feel na feel ko yung suspense na lang ha. At hindi ako nagbablock. Ngayon, puntahan na natin ang camera. Sa outdoor shot, no, masasabi ko, very, very normal lang ang kanyang camera. 13MP, wala akong makitang something stand out sa kanya, no? Pero masasabi ko, matino ang mga shots na nakuha ko dito sa kanyang 13MP na camera. Hindi naman siya nag-stand out. Pero masasabi ko, okay, pwede na to pang Facebook, pwede mo na pang post sa Instagram, at yung kanyang selfie camera, well, so-so. Na hindi naman ako sobrang impressed, no? Kasi may part sa mukha ko medyo wash out. Siyempre, hindi ko siya mabiblay. 5MP lang naman siya. Subukan natin kumuha ng night shot ngayon, no? Medyo madilim dito. Ayun! Kahit pa paano, medyo matino naman ang shot na to, no? Medyo low light, intense low light. Pero medyo grainy nga lang ang aking mukha. Expected naman yan dito sa 5MP na camera, no? Ayun guys, natapos na tayo dito sa Realme C11, ang bagong budget phone ni Realme. Ano masasabi nyo dito guys? Panalong-panalo naman actually siya for online schooling, pang mga Zoom conference, pwedeng-pwede na siya. Actually, tinay ko siya, nag-Zoom kami with Sir Janus of Pinoy Tech Dan. Masasabi ko, oy, pwede na, mukha naman ako decente sa front camera nito. At masasabi ko sa inyo, matino na ang kanyang rear camera. Itong Studio TOLV, grabe, ang ganda ng sound niya. Dito ako nanood ng movies kagabi, eh masasabi ko sa inyo, uy, pwede. Maganda ang sounds nito. Ipo-post ko yung link na kung saan nyo mabibili ito, itong Studio TOLV. Panalong-panalo ang sounds nito. Very, very compact. Gustong-gusto ko ang kulay green niya. Army green. Oh, ha? So guys, kung gusto nyo itong video na to, give me a thumbs up and don't forget to click that bell icon. Siyempre, bago mag-click ng bell icon, mag-subscribe muna kayo. Oh, ha? Huwag na rin kakalimutan manood kay Sulit Tech Review at kay Pinoy Tech Dad para sa kanilang take dito sa Realme C11. At ako nga pala si Richmond ng Gadget Sidekick. Kita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Paalam!